Hindi ko alam na ikaw ang tutulong sa akin upang takasan silingayan. Hindi ko nanaising kayo ay maparusahan. Pinayaan tanggapin mong aking pagmamahal at ang aking pasasalamat. Ang mga babae sa kanilang lahi ay hindi maaari magpakita ng mga sakit na sino lalaki. Kung sa gayon ay hindi ko kayo pipilitin suwayin ang inyong paniniwala. Hindi man lang ako makalapit sa kanya. Hindi ko malang siya mayakap. Huwag sana pabukso-bukso ang inyong damdamin, sapagkat yan ang magpapahamak sa'yo. Ito na nga ang tamang panahon upang ibigay kay Bagani ang kanyang nararapat na kaparusahan. Siya si Amaya. Makakahalata na siya sa'yo. Tila malalim ang iyong iniisip, ay. Ginoo? Pamanhin kung ako'y nakakambala. Nagtataka lamang ako kung ano nasa isip ng aming panahon. Kung ano man ang nasa isipan ko, sa akin na lamang. Aalis ka na. Ang buong akala ko ay nais mo akong kausapin. Walang dahilan upang kausapin kita. Ako'y may bana na. Ayokong pag-isipan niya ako ng masama. Kaya layuan mo na ako. Narinig mo ang aking sinabi. Layuan mo ako. Pamanhin. Hindi ko mapigilan na aking sarili. Ngunit tama ka. Isang malaking pagkakasala ito sa iyong bana kung kakausapin kita na hindi siya kasama. Hindi na kita muna gagambalain ba? Natutuwa namin ang inyong pagdating, ngunit nagulat kami sa inyong pagdalaw. Hindi yan ang aking pakay. Nagpunta kami rito upang takpin si Lamitan. Kunin ninyo si Lamitan at kaladkarin sa labas ng balay. Diyan, Lamitan. Pag kayo ay nagugutom, magsabi lamang kayo nang maipaghanda ko kayo ng makakain. At paano ako makakakain sa ganitong kalagayan, Kaya? Sabihin mo nga. Isa pa, ligtas ba tayo dito? Ano yung naririnig kong kakaibang huni? Diyan, huwag kayong mabahala. Pagkat ang mga huni na yon ay nanggagaling lamang sa mga malalaking ibon dito sa kagubatan. Malalaking ibon? Mahal na Hara, may nais kaming sabihin sa inyo. Kung nais mong ipagtanggol ang iyong kapatid, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Buo na ang aking isip. Ngayon ang araw ng kanyang paghatol. Wala siya sa loob! Iyon ang nais naming sabihin sa inyo, Mahal na Hara. Pagkat ang aking iloy ay kagabi pa namin hindi naabutan dito sa balay. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Panal na loon! Ano na naman itong sumpa na ipinagkaloob mo sa akin? Diyan, hindi niyo dapat sisihin ang laon. Pagkat mapalad pa kayo, nakatakas kayo sa puot ng Hara. Huwag mo akong pangaralan, Uripon. At tupagin mo na lamang ang paggawa ng aking masisilungan, sapagkat wala akong balak na matulog sa lupa pagdatal ng gabi. Dalian mo! Alam mo na ang iyon dapat gawin para gahin. Ang bilin ko lang ay tiyakin mo, anuman ang iyong isasagawa ay hindi masisisi o maituturo sa akin. Huwag kayong mag-alala, Kaponoy. Pagkat gagawin ko ang lahat upang di kayo mapahamak sa aking pinabanak laban sa Ginoo. Ang away. Lingay, saan kayo nagtungo? Kay Lamitan. Upang parusahan sana ang babaeng yun sa kanyang balak na pagpaslang sa akin. Si Lamitan? Siya ang nagtangkang pumaslang sa'yo? Siya nga ang away. Ngunit, mabilis na tunugan kaagad ng babaeng yon ang aking balak. Kaya't wala na siya sa kanyang balay. Tumakas na si Lamitan.
Silay, bakit ngayon ka lamang? At bakit mo siya kasama? Siya ay aking kababata, Dian Lamitan. Kaya huwag kang mabahala pagkat magpagkakatiwalaan natin siya. Dian Lamitan, ako'y lingkod ninyo. Silay, nang ako'y nagpaalam sa'yo upang tumakas, nagbilin ako na dalhan mo ako ng mga sandata upang may magamit kami sakaling matagpuan kami sa lugar na ito. Nasaan ang mga sandata? Narito, Dian Lamitan. Iisa lamang at pag-aari pa ni Gadang. Marami sana ito kung pinagkaloob lamang sa amin ang mga dayong mga ngalakal, ang mga sandatang pinanday nila. Ngunit sa kabila ng pag-aalok namin sa kanila ng maraming bilang ng bulawan ay hindi nila kami pinabigyan. At kanino nila ikinalakal? Sa magkapatid na Uro at Landok. Sila ang nakabili sa kalakal ng mga dayo. Pinayaan, Eloy. Saan ka ba nagtumo? Bakit ngayon ka lang? Ako'y lubos ang nag-alala sa'yo. Pinayaan, kasama mo ba si Lamitan? Alam mo ba kung saan siya nagtatago? Bakit hindi ka magsalita, Binayaan? Sagutin mo ang tanong ng aking asawa. Paumanhin, Raha. Hara. Ngunit hindi ko alam kung saan nagtatago si Dian Lamitan. Hindi ko batid na siya ay nawawala. Kaya't wala akong alam. Ikaw ba'y nagsasabi ng totoo? At sumusumpa sa ating laon na ang iyong mga isinaan ay hindi kasinungalingan? Ako ay sumusumpa. Ako ay nagsasabi ng katotohanan. Uro at Landok. Hindi ko sila kilala. Galing pa sila sa mga kadatuan, kaya marami silang pag-aaring bulawan? Sila ay mga timawa diyan. Ngunit nagtataka lamang din ako kung bakit marami silang pag-aaring bulawan. Ako'y kinukutuban ng hindi ka nais-nais sa mga pangyayaring ito. Sila ay Gadang. Nais kong subaybayan ninyo ang magkapatid na inyong binanggit upang malaman natin kung bakit marami silang bulawan. At upang malaman rin natin kung saan nila gagamitin ang mga sandatang kinuha nila mula sa mga dayong mangangalakal. Masusunod diyan. Paumanhin, Mahal na Hara. Kilala ko ang aking anak-anakan. Siya ay isang mabuti at tuwid na babae. At batid ko na totoo ang kanyang mga sinasabi. Kung gayon ay wala na tayong dapat pang pag-usapan, utusan ko ang aking mga sandi upang hanapin si Lamitan. At huwag silang babalik sa ating balay nang hindi nila kasama si Lamitan. Mahal, ako'y natuto sapagkat dito tayo tinago ni Nasungil. At pakiramdam ko tila tayo pa lamang unang lalaking babae dito sa paraisan nito. Napakatamis naman ang iyong sinambit ko, Ling. Tama ka. Pakiramdam ko ako'y si Magwain at ikaw naman si Kaptan. Tila tayo unang mga diwatang nairahan dito sa kalupaan. Para tawag, Sungil. Paumanhin kung kami nakaabala sa inyo. Naparito kami upang pansamantalang iwan sa inyo ang mga sandatang ito. Ingatan niyo ang mga yan. Magiging mahalaga sa atin yan pagdating ng tamang pagkakataon. Saan galing ang mga sandatang ito? Dala ni Amaya at Dayaw. Amaya? Nasa puod si Amaya? Siyang tunay. At batid din niya ang mga naganap sa'yo. Kaya alam niyang ligtas ka sa ilalim ng aming pangangalaga. Batid kong malalim ang pagtingin mo kay Pagani.
Kaya hirap ang damdaming mong ipagkait sa kanya yung tiwala. Tama ka, Daya. Paano ko pagkakatiwalaan ng Ginoo? Gayong pinakapupuotan niya ako. Ngunit iniibig ko siya. Si Pagari ang isa sa kahinaan ko. Kung ganun, bakit hindi mo subukang buksan ang loob mo sa ibang nagnanais na mahalin ka? Bakit hindi mo ako... Maaari ko bang makita si Amaya? Makabubuting wag muna, Ahak, upang mapangalagaan din natin ang kanyang katauhan. Sa ngayon ay nais naming bantayan yung mabuti ang mga sandata. Makaasa ka, Sungil. Hindi na kami magtatagal. Mauna na tayo. Narinig mo yun, Kuling? Nasa puod na si Amaya. Naniniwala ako mapapalaya na ni Amaya ang puod natin kay Angaway. Mananatili tayong mabuting magkaibigan. Ayaw kitang saktan. Handa ka na. Tayo nang pumaroon sa balay ng Raha. Upang pahintulutan ang kanyang paanyay. Sungil, patawag. Ginoo. Mabuti dumating ka. May nais lamang akong mabatid mula sa inyo. Ano yon, Ginoo? Ang babaeng tayo. Si Salima. Nais kong magtapat kayo sa akin. Sino siya? Kayo ang unang nakakilala sa kanya, Ginoo. Kaya kung ano man ang batid namin tungkol sa kanya, eh, nakatitiya kaming alam rin ninyo. Totoo bang sinasabi ninyo? O may nililihim kayo sa akin? Patawad ngunit, hindi namin maunawaan ang inyong katanungan. Simula nang masilay ko si Salima, naligalig ako sapagkat nakikita ko ang dating punong alabay sa kanya. At kahit paulit-ulit kong sabihin sa akin sarili na patay na si Amaya, may malaking bahagi sa akin na hindi naniniwala. Kaya magtapat kayo sa akin. Sabihin niyo sa akin, may dahilan ba ang aking nararamdaman? O sadyang nililisan ako ng aking bait? Apong, nais ko na pagkatapos nating magbigay ng pagkain sa ating mga umalagad, tulungan mo akong gumawa ng bagong unwento. Hindi ba kayo magtutungo sa balay ng inyong apo, Oray? Dinig ko yung may piging na nagaganap roon ngayon. Ayaw ko na madagdagan pa ang sama ng loob ko. Kaya pinili ko ang manatili ditong kasama mo. At tulungan mo ako sa paggawa ng uwentong inaalay ko sa aking apo. Ito'y pinag-aalaya ng maraming dasal upang sa kanyang pag-inom nito ay manumbalik at magliwanag ang kanyang isipan. Upang makita niya ng pakikinig sa aking mga payo at pangarap. Hindi dapat sundin.
hindi ka tinatakasan ng bait ni noong. Nararapat lamang na maramdaman ninyo yan. Pagkat ang dayo ay katinig nga ng namayapang punong alabay. Ngunit hindi siya si Amaya, Ginoo. Nakatitiyak kami sapagkat hindi sinasadyang nasilayan namin ang kanyang mukha. At kamukha ba niya si Amaya? Malayong-malayo, Ginoo. Malayong-malayo. Hindi kahawas ni Amaya ang mukha nang nakita namin. Kung gayon ay isang akong hangal upang pag-isipan siya ng ganun. Hindi na ito maulit. Hindi na ako magpapanil lang sa akin na nararamdaman. Maaari ko bang sumantali ng pagkakataon na ito? Batid kong ako'y naglingkod sa inyo ng matagal na panahon. At biyasa na rin ako sa paraan ng paggagamo tulad ng mga alabay at babaylan. Lalo na't yun ang mga gawain aking nakikita araw-araw. Kung ako'y inyong tatanungin, bata pa lamang ako eh, nais ko nang at pangarap ko maging isang baylan tulad ng namayapa ko ina. Apong, naunawaan ko ang iyong pangarap. Subalit, ang pagiging babaylan ay karapatan lamang ng mga babae. Tanging ang mga babae lamang ang may kakayahang magluwal ng buhay. At ang mga lalaki naman, ang may kakayahang makipaglaban maging mga magagiting managdirigma. Ngunit Uray, ang panggagamot ay ginagawa ng babae at lalaki. Sinasabi niyo ba na ang hadlang sa aking pagiging babaylan ay dahil ako'y lalaki? Wasto nga po. Bakit napakarami ng mga pagkain ninyong niluluto? Sapagkat ang raha ay may piging na nais isagawa. Balita ko ay dadalo daw ang mga dayong mga ngalakal na dumating dito. Tutulong ako nang matiyak nating kaaya-aya ang ating ihahain sa ating mga panauhin. Binayaan, bakit tila hindi ka mapalagay? May suliranin ka ba? Wala, Bayang. Marahil ay masama lamang ang aking pakiramdam. Kahit ako'y magpapahinga na muna. At ang pagiging babaylan ay hindi lamang ang pagbibihis babae at pakungwaring pagtalikod sa iyong pagkalalaki. Ngunit wala na ako magagawa sa aking kasarian. Wasto, Apo. Mga may tuntunin tayo. At mga kinagisnang batas na hindi natin kailanman maaaring baliin. Ngunit Uray, tapos na, Apong, ang pag-uusap natin. Maaaring ipagpatuloy mo na ang paghahanap ng mga halamang gamot at nang tayo makapagsimula na sa paggawa ng bagong kumwento. Saan ang hara ka po noon? Wala siyang ibig makisama sa ating piging, kaya't hayaan na lamang natin siya. Lalo't ang kanyang isipan ay nakaidiyan lamitan. At ikaw, Paragayan, naisagawa mo na ba ang aking ibinilin hinggil kay Bagani? Wala na kayong dapat ipag-alala ka po noon. Pagkat hindi matatapos ang gabi na to, mawawala na ang inyong suliran. Ayun ang. Paslangin. Tawad niyo? Hindi yan ang sagot na inaasahan ko. Ngayon, sagutin mo ang katanungan ko. Sino ang nagpadala sa'yo? Pagpukuti ko ang iyong ulo kung hindi mo sabihin sa akin kung sino ang nagpadala sa'yo. Si Paragayan. Siya nagutos sa akin.
Lima. Dayaw. Sungil, pinapatawag mo raw kami. Upang ipabatid sa inyo na mga sandata ay nasa pangangalaga na nila Ahak. Mabuti kung ganun. At upang ipaalam din sa'yo, natunay ang kutob ni Dayaw. Nakakahalata na ang aming Ginoo na ikaw nga si Amaya. Huwag ka mabahala pagkat nagawa na namin ang paraan ito ni Sungil. Salamat sa inyo kung gayon. Ngunit naisip ko rin na bakit pa natin ililihim ito sa Ginoo, Bay. Gayong alam mo naman na kapanalig din namin siya. Oo, kapanalig natin siya. Ngunit kinapopootan niya ako. Kaya ninais ko muna na ilihim sa kanya ang aking tunay na pagkataong. At sa sandaling handa na tayo maghimagsik, doon ko na lamang sasabihin sa kanya kung sino ako. Kung gayon ay wala kang dapat ipag-alala sapagkat hindi pagkapuot ang nakita namin sa kanya kanina. Nahiwatigan namin na ikaw ay iniibig pa rin ang aming Ginoo. Kaya nagkakaisa kami ni Sungil na sa sandaling malaman ng Ginoo na ikaw ang babaeng kanyang inaakala, ay hindi siya magagalit pagkos siya pa'y matutuwa na malaman na ikay buhay pa. Nakatitiyak ba kayo sa inyong mga sinambit? Si Bagani ay nakita naming lumaki, kaya kilalang kilala namin siya. Hindi kami maaaring magkamali sa aming sapantaha. Bakit hindi mo subukang magtiwala muli, Amaya? Bakit hindi ka magpakilala sa kanya? Nang sa gayon ay magkaliwanagan kayo. Mananatili ang una natin na pag-usapan. Hindi maaaring magpakilala si Amaya sa inyong Ginoo. Masusunod ito, alinsunod sa ating mga napag-usapan. Ngunit Ginoong Dayaw, pinapangalagahan ko lamang ang aking kaibigan. Hindi muna dapat malaman ng inyong Ginoo na buhay pa si Amaya. Hanggat hindi pa ito ang takdang panahon. Mahal na Raha. Upo kayo. May nakapagsabi sa akin na naging matagumpay ang inyong pangangalakal sa aking puod. Siyang tunay, kaya hindi malayo na kami ay magbalik muli upang mangalakal. Mainam, pagkat meron tayong higit na dahilan upang magdiwang. At nangangahulugan na ang aking puod ay higit pang lalakas dahil sa mga buwis na babayaran ng mga dayong tulad ninyo. Mahal na Raha. Bata, ba't ganyan ka makatingin sa ating panauhin? Wala, Raha. Paumanhin. Kung wala ka ng kailangan, lumisan ka na sa aming harapan at bumalik sa silidlutuan. Dalang, ano't nakatayo ka lang dyan? Halika't dulutan mo kami ng maiinom. Masusunod po, mahal na Raha. Raha, sa basbas at pahintulot ng aking bana, nais kong ako na lamang maglingkod sa'yo. Hindi, Bay. Ikaw ay aking panauhin, kaya hindi mo kailangan gawin ang mga yan. Pabayaan niyo na lamang akong paglingkuran kayo, pagkat nais kong maging kaaya-aya ang inyong pagtuloy dito sa aming puod. Salamat, Dala. Apong, ano nangyari sa'yo? Dahil ako'y bigo na makamit ang aking pangarap si Lai. Kailanman ay hindi na ako magiging babaylan. Lalo't pinagkait ito sa akin ng punong babaylan. Bakit naman kasi naangarap ka ng gayong katayog? Gayong alam mo na kahit kailan ay hindi ka maaaring maging katulad namin. Mabuti pa'y bumalik ka na sa balay ng iyong Panginoon. Ang aking katapatan sa kanya hindi niya binigyan ng halaga. Kaya tama lamang na hindi ko ipabatid sa kanya ang aking mga nalalaman hingil sa mga gawain ni Ginoong Bagani. Anong yung sinasambit na gawain ng Ginoong Bagani ako? Kapanoan? Anong ginagawa niyo rito, Ginoo? Pargain,
nais ko lamang dalawin ang aking iloy. Magsalita ka, ako iyong kaibigan. Sabihin mo sa akin ang iyong nalalaman. Ang Ginoo, kasama niya si Songil at para tawag. Sila'y nangangalap ng mga manirigma. Tutulong sa paghihimagsik labang kay Raha ang away. Eh, pagpaumanhin niyo kung nagambala ko ang inyong munting piging. Kung inyong mamarapatin, nais ko lamang dalawin na aking iloy. Gawin mong iyong nais. Dagang salamat ka pa naman. Paragahin, may iaalay sana ako sa'yo. Ano yun, Gino? Batid kong kilala mo ang may dala ng balaraw na ito. Nais ko sanang isoli mo to sa kanya bilang pasasalamat sa kanyang di inaasahang pagdalaw sa akin kanina. Pinagtangkan talaga ang buhay ng aking bubagani ng madirigma na sinugo ni Paragahin. Hindi yun kikilos ng walang utos ni Angaway. Bilang anak ng aking asawa, walang sino mang magtatangka ng masama laban sa'yo. Maliban na lang kung meron kang lihim na kaaway. At hindi ko na kinakailangan kilalani pa kung sino ito sapagkat nakakatiyak ako kung sino ang aking lihim na kaaway. Nasa panganib ang buhay ng Ginoo, Amaya. Kaya nais namin isagawa ang paghimagsik laban sa Raha. Hinihiling ko sa aking bana na sa aking silid magpalipas ngayong gabi kung ito ay kanyang mamarapati. Si Bae Salima, mahinala ko kung bakit nakatakip ang kanyang muka pagkat siya si Umbo Amaya. Narinig ko ang huni ng isang ahas, ang ungol ng kanyang umalagad.